So yun na guys, good morning. At muli, ito na naman tayo. So yun na guys. At naghuhugas kamay na po. Update natin yan ha. Naghuhugas na ng kamay si Ante. At siguro nga po ay natatakot na no. Ay, hindi naman daw po siya ang pinagmumulan ng picture. At meron po siya. Yan guys, makikita nyo. Nababasa nyo yan dyan sa screen. Meron daw po na nag-send. Merong iba na hugas kamay eh. No? Pero bago yan, mega love shoutout muna ulit sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Siyempre, kay Tita Bing Harvin TV, Ate Evelyn Sinke, yan. Kay Sis Kuko Pichu Vlog, mega love shoutout. Yan, ang aking mga ate na napakababait po. Yan, mga yan talagang sobrang hindi nakakalimot sa akin. Yan, no? So tuloy-tuloy tayo guys. Sobrang sinisira yung pagkatao ni Erica na hindi naman sila pinakikialaman, hindi sila pinipirwisyo. Sobra nila pinakikialaman eh. Mali yun. Mali yun. Tapos ngayon, nagpo-post na naman po. At sila sabi, ay bakit daw sila ang pinagbibintangan, siya ang pinagbibintangan. Samantalang, ay hindi naman daw sa kanya nanggaling yung picture. Oh, okay, sige. Ikaw, hugas kamay, hindi ba't ikaw ang naglabas, ang nagpost ng picture sa social media. At ang picture na iyan ay edited. No? Kahit pa ito ay ipinasa na kung sino mang Poncio Pilato sa iyo. Dapat nagiging maingat ka sa mga bagay na yan dahil pasok na pasok ka sa banga. No? Kung kayo ay nag-aaway ni Cecil, yung founder na kung sino, saan founder ito, sa Edrica ba ito? Kung kayo ay merong alitan, yun sana ang iyong binakbakan, hindi ang binipisyari ng kalingap na wala namang kasalanan sa iyo. Hindi kayo inaano, hindi kayo pinipirwisyo. Bakit yung galit po kay Cecil? Guys, yung sa mga nagtatanong kung sino si Cecil. Si Cecil po ay, sa pagkakaalam ko, founder din siya. Hindi ko alam kung sa Rochelle ba ito o sa Edrica. Hindi ko alam guys eh. Aalamin natin yan. Yung galit mo kay Cecil, huwag mong ibuntun kay Erica. Alam nyo guys, panoorin nyo po yung live ni Kuya Bar. Kung gaano na-stress si Erica sa mga bagay na yan na ina-upload ni Ante. Ang picture na hinihimod yung pisngi ni Erica. Tama po ba ito? Kahit pa sabihin mo, kahit pa maghugas kamay ka, huli na. Ikaw pa rin ang gumawa ng pagkakasala. Hindi yung tao na nag-send sa'yo. No? Maganda yung ano eh, yung explanation doon sa live ni Kuya Bal nang nasa cybercrime na talagang saan mang aspeto na ayan ang tawag ito. Kumbaga mali ang ginawa. Ano eh? Hindi ko alam kung ano ba talaga ang kasalanan ni Erica. Sa'yo, Ante, anong kasalanan ni Erica sa'yo? Walang kasalanan sa'yo at hindi ka kilala. Hindi nga nagsasalita si Erica. Pero bakit sobra sukdulan yung iyong galit? Dahil ba sa si Edo ay nalabdim kay Erica? Hindi doon sa sinasabi niyong manok, sa manok niyong kay Reyna? Bakit ninyo? Bakit mo pipilitin yung isang tao na ipag-date? Eh, sa pulmula, kuya lang ang turing. Yan ang hindi ninyo matanggap, ha? Tsaka sobra ka. Sobra ito, guys. Marami yan. Yung iba ipinag-delete na niya. Matagal na eh. Sobra ka, wagas ka. Pumasok ka sa kalingap. Paninira yung ginagawa mo. Pambubulo yung ginagawa mo. Sobra kayong mangbas. Dati kay Rochelle eh. Kay Rochelle? Tapos ngayon naguhugas ka, kamay ka, sasabihin mo, hindi talaga sa'yo nang galing. Okay? Kanino man ang galing. Pero, ikaw ang nagpapakala ng mga picture sa social media, sa mga group chat. Tama ba yan? Anong klase? Ugali meron ka? Ano man yung nangyari noon na hindi nasunod yung kagustuhan ninyo, dapat nag-move on ka. Isipin mo yung iyong hanap buhay na ikaw ay kasambahay diyan sa ibang bansa. Yun dapat yung intindihin mo dahil ikaw ay nangangamuhan. Ikaw ay sinisweldohan. Huwag mong atubagin yung mga pangbabas pangbubuli sa iyong kapwa. Pagpo-post ng mga larawan na merong kalakip na pangungutya sa kapwa, no? So ngayon, kung ikaw ay magkakaso sa mga tao na gumamit ng picture mo na larawan mo, siguraduhin mo katanggap-tanggap sa husgado. Ha? At siguraduhin mo na wala kang binitawang salita laban sa
founder ng Kalingap at sa anak ng founder ng Kalingap na si Kalingap Ram. Di ba? Kasi ikaw, ugali mo na bumabanat ka. Kung makapagsalita ka, makapagmando ka, makapanghusga ka, wagas. Ngayon, pag ito ay aming nirisbakan, mahilig ka sa patutsada, pasaring sa mga post mo. Nag-disinsanay, sagutin mo kung ano yung aming iniriribatal sa'yo. Kung ano yung mga video ginawa namin, pagsagot sa mga video na ginawa mo na panghuhusga sa Kalinga. Di ba? Kagaya na lang ng pangbabas mo dito sa ibang tinutulungan ng Kalinga. Kung ayaw mong nariresbakan, kung ayaw mong narireaksyonan, kumilos ka ng tama. Kung meron ka mang pinagdadaanan at hindi ka nakaka-move on, mag-move on ka. Dahil kung tutuusin, wala kang pakialam kung ano man merong nagaganap sa Kalingap. No? Hindi ninyo pwedeng angkinin si Reyna. Dahil si Reyna ay tinutulungan ng Kalingap at kayo ay basher. Kayo ay nakikisawsaw. Kung ano yung gulo na ginawa mo doon kay Migs Molino, dapat nagiging aral na yan sa'yo. Ha? Na noon pa, ay inuusig at kinukutya ka na ng ilang taong mga hindi naniniwala sa'yo. Hanggang ngayon ba naman, ay dadalhin mo pa rin ang kaguluhang iyak dito sa Kalinga? Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang tapang mo. Nangangamuhan ka eh. Dapat ang intindihin mo sana eh. Yung amo mo na, pinasiswildo ka. Diba? Yung rebuttal ko sa'yo, yung rebuttal ng ibang mga reaktor, nasaan? Nasaan ang malito? Pagsagot yun sa mga patutsada mo. Tapos ngayon, sa ginawa mo, napagpapalaganap ng picture ni Erica na merong humaharik na lalaki sa pisngi, hinihimod ang pisngi. Maghuhugas kamay ka, nasasabihin mo, hindi ikaw? Ha? Merong nagsisend sa'yo, hindi ikaw pinagmulan ang picture? Ando na tayo. Pero bakit mo ipinos sa social media? Binasbasan ka ba? Ano ang naging epekto nito kay Erica? 3 araw na hindi kumain, hindi nakatulog dahil sa ginawa mong paninira, pambababoy, pambubuli sa kanyang pagkatao. Buti sana ko, guys, buti sana ko yung caption napakaganda eh. Hawak ko lahat ng screenshot. Pati yung picture kasi tinakpan niya ng sticker. Pero hawak ko yung original. Hindi niya dapat, hindi pa rin ma, makikita niyo pa rin na talagang mukha ni Erica yung naandun. Pero yung mukha talaga nun, naandun sa comment section. May naglalabas, may nagko-comment. Mismo, nung picture na yun, doon sa comment section niya, at yan ay na-screenshot. Nandiyan guys, sa aking thumbnail, yung sinundan ng video na to. Diba? Sana, magiging aral na niya. Aral na rin sana yung kaguluhang ginawa niya doon kay Migs Molino. Ganyan yung ginawa niya doon sa kampo ni Migs Molino. And then dito sa Kalinga, ganito din yung ginawa niya. Ano klase pag-uugali meron ka? Bakit mo nagagawa ang mga bagay na ito sa iyong kapwa? Bakit ganyan ang pag-uugali mo? Masyado ka na nakakaperwisyo ng kapwa. Dapat ka na bang patahimikin? Makulong? Maghimas rehas? Para sa katahimikan? Nakakaawa ka naman? Araw-araw problemado ka? Nasa halip sana, ang iintindihin mo ay yung buhay mo, yung trabaho mo, yung amo mo na nagpapasweldo ng sapat sa'yo. Kailangan nila yung servisyo mo. Pero anong ginagawa mo? Inuuna mo, inaatupag mo yung pangbabas, pangbababoy, paninira sa kapwa mo. Diba? Yung mga video na ginawa ko sa'yo nun, ha? Yan ay pagsagot sa'yo sa mga rebuttal mo sa Kalinga. Nasaan ang mali doon? Kaya ito guys, hindi ko tantanan eh. Sa totoo lang, ako ay medyo naglalaylo lang din ako sa pagko-content dito dahil ang inaalaala ko is yung mga viewers na baka nauumay na dahil iyon yung lagi kong tinatapik. Yun yung aking kino-content. Ayoko rin na masisilip ako nila Kuya Bali Kalinga Prab na bakit iyon yung aking tinatapik. Kasi siya yung minomonitor ko kasi hindi maganda yung kanyang ginagawa ko sa tinutulungan ng Kalingap, sa mga binipisyari ng Kalingap. Paninira yung kanyang ginagawa, pagpapahiya, pambubuli. Bawat post niya, marami yan. Lahat yung mga nag-send sa akin, kung halos lahat po na screenshot yan sa dami po nung nag-PPM sa akin, kung yan po ay kakalkalin natin, hindi lang siguro 50 ang mga na-screenshot na ipinos nito, na ang hugot ay puro sa Kalinga. Pasarin. Nandiyan pa yung dati na ano eh, yung patungkol doon sa kay Kuya Bano, yung patungkol sa sinabi na gagamutin ni Kuya si Reyna ng putik at dura. Hindi niya naintindihan yung bagay na yan eh. Nasa Biblia po yun eh, gamot. Yun ay pinanggamot doon sa bulag, putik at dura, at nang pinahira ng putik at dura ay nakakita. Ang sinasabi nila, bastos
katanda-tanda na, 'di ba? Pero wala siyang wala silang binigay na pangalan, wala siyang silang inilagay na pangalan, kaya hindi natin pwedeng i-claim 'yon kung sino 'yung kanilang pinatutungkulan. Pero mali pa rin 'yon dahil ikaw nga ay hindi naman bobo 'yung mga tao. Alam natin kung sino 'yung kanila pinatutungkulan, pero hindi natin pwedeng i-claim dahil kumbaga walang binigkas binanggit na pangalan. Pero mali pa rin 'yan. No? Siguro kasi kung ito ay hindi masasampulan, hindi mabibigyan ng hustisya 'yung kanyang ginagawa. Uulit at uulit po ito. So, kailangan na siguro. Ito yun na yung tamang panahon. Guys, ako nananawagan doon sa iba. Yung iba mga nandiyan sa group chat, no? May mga nandiyan sa group chat nila eh. Baka pwede mag-send po kayo sa amin ng mga screenshot na kung meron kayong mga hawak na screenshot, isend nyo po sa amin at kailangan po namin yan na ikaw nga ay pandagdag, pang-suporta sa isasampang kaso sa kanya. Nasa ganun naman po ay mabigyan ng tamang hustisya yung pambababoy nila, pangyuyurak sa pagkatao po ni Erica. Nakakaawa naman yung bata na napakabait. Sobra, napakabait ni Erica. Alam niyo kung ano yung napakahinhin, napakatahimik na bata. Gaganyanin ninyo na wala namang kasalanan sa inyo. Hindi naman niyuyurakan yung pagkatao nyo. Hindi kayo pinipirmisyo. Pero bakit ganito yung ginagawa nyo kay Erica? Diba? Kaya sa nakikalinga prop talagang ituloy at masampulan. Kasi hindi ito titigil sa kakaganyan niya. Kasi kay Migs Marino, ginawa na niya to eh. Sobrang panggugulo yung ginawa niya to. Sobra yung gulo na ipinalasap niya doon sa community ni Migs Marino. And then, lumipat dito sa Kalinga. Sobrang gulo. Noon pa man. Gulo po yung kanyang daladala. Kaya ayoko itong tantanan eh. Kasi sobra po, sobra. Ako lang talaga ang naglalaylo dahil ayokong mauumay yung viewers at baka naman sabihin ako yung reactor ng Kalinga. Bakit ko nire-reactionan yung hindi Kalinga? Pero, mayroong akong dapat puntuhin. No? Ako eh, siyempre, nandiyan tayo eh, nagmamalasakit tayo sa Kalingap eh. Yung sa akin is pagmamalasakit. Na bakit may mga tao ganito na sobra? Sobra! Kaya nga sana, kasi sila humuhugot eh. Dito humuhugot kay Reyna eh. Kaya sana, ititigil na sana, huwag kung maaari, huwag na rin pagdidikitin si Jomar. Yan lagi ko sinasabi sa vlog ko, si Jomar at na kung maaari sana, huwag na pagdikitin po si Jomar at si Reyna. Dahil sila, merong ibang mga reactor din dyan, may mga nagireaction dyan. Napilit at pilit yung team na John Rain. Hindi po iyan binabasbasan ng Kalinga. Kung meron man, hindi wala po akong naririnig kay Kalinga Prab. Siguro sila gawa-gawa nila. Binahayaan lang ni Kalinga Prab at yun ang kaligayahan nila. Pero, pag may basher, ay... Eto, ha? Pag may nagbabas kay Reyna, Romero's back sila. Ang puntirya ay si Erica. Kaya para sa akin, stop na rin yan dahil hindi matatapos yung gulo hanggat na andiyan sila na sumusuporta sa Jom Rain, sa Team Jom Rain na sinasabi nila. Jomar at Reyna. Kung maaari din sana, kung meron man na mag-a-update para kay Reyna, walang iba kung hindi doon lang kay Kalinga Prab sana mapapanood. Nang sa ganon ay hindi palaging nai-issue na hindi palaging ika nga ay pinaguhugutan nila ng mga ganyang mga pambabastos nila. Di ba? Kasi pagka nakakakita sila na ganyan, magkakasama si ano, si Jomar. Nandiyan eh, nabubuhay yung Jom Rain, yung Team Jom Rain nila. Pero hindi ko alam, wala akong naririnig na ito ay binabasbasan at hindi ito na babanggit ni Kalinga Prab, yung Team Jom Rain na yan. Sila gumagawa ng mga ganyan. Pero sa ngayon ay, yun na, napapasi ko, wala, hindi na ibablog ni Kalinga Prab. Walang vlog para kay Reyna na focus yung isang upload para kay Reyna. Para sa akin siguro kaunting katahimikan na muna. Nang sa ganon ay hindi masyadong magulo, wala nang problema at dahil sa ganyan na ginagawa nila na manok-manok daw po nila si Reyna. Pag kaunting madagil, masagi na ibang maka-edrain, pupuntiryahin nila si Erica, re-respect sila. Si Erica po ang kanilang binabanatan. O di ba? Mali yan. Mali yan. Tapos ngayon, tuhugas kami kayo. Magtuturo ka, Baktidol. Tinuturo mo na hindi ikaw ang pinanggalingan ng video. Kahit saan ang galing yan. Kahit sino ang gumawa yan. Ikaw ang nagpapakalat ng video at pinupost mo sa social media. Hindi tama yan. No? Mali yan. Mayroong panglabag sa batas na pinaiiral ang ginawa mo. Hindi makatarungan. Buti sana kung ang caption ay napakaganda. Pero, kakaibang motibo ang layunin ninyo. Wasakin si Raing, babuyin si Erica. Diba? Huwag kang maghuhugas kamay. At lahat ng screenshot ay hawak na. So yun guys, at kita-kita tayo sa aking next video guys, no? At mahirap to. Kung naghuhugas kamay siya, sana lang
mabigyan ng agarang aksyon, mabilisan. Nasa ganun po ay matapos agad-agad. Kung kinakailangan na talagang mapa-deport siya, mapauwi sa Pilipinas, mas mainam. Harapin niya yung kanyang mga ginawang kabulastugan, kawalang hiyaan at pangbababoy, pangyuyurak sa pagkatao ni Erica. Sobra eh. Salungat kayo eh. Sa halip sana na nandyan, makisama kayo. Dahil nandito kayo sa loob ng kalingap na nakikisalaw sa kayo, makisama kayo. Sa lahat ng viewers, sa beneficiaries ng kalingap, kila Kuya Balgilate na kay Kalingap Ram, makisama kayo. Nang sa ganun, mahalin kayo ng mga solid supporters ng Kalingap. Hindi yung ginagawa ninyo ay nang bababoy kayo, nang bubuli kayo. Ha? Pinagtatawanan ninyo sa comment section. Hahanapin ko lahat. Ito, may nag-comment dun eh. Yung isang lalaki, hindi ko alam kung babae lalaki to. Kuha doon sa screenshot kung sino ito. Ha? Guys, kita-kita tayo sa akin na next video. Ingat kayo palagi at may galang shoutout. At ayun po, naguugas kamay si Pactidol. At siguro nga ay takot na rin makasuhan. Pero mananagot ka sa ating batas na ikaw nga ay nilabag mo ang batas na pinahiiran dito sa bansang Pilipinas. So yun na, at kahit ikaw ay nandiyan sa Hong Kong, kahit masabihin na iba yung batas dyan at iba yung batas dito, pero nilabag mo ang batas natin dito sa Pilipinas, no? Maaari kang ma-deport. Sana lang talaga magawan ng agarang aksyon. Kaya-kaya yan. Magawan ng aksyon. Pag yan ay natulungan ni Sir Jun A, no? At mas maganda gumulong agad yung kaso na nandiyan sa pakikipagsanib-pwersa ni Kuya Bal. Sana si Sir Jun A din, nandiyan suportado yan. Hindi pababayaan niya si Erica. Nako, siya, pagka gumulong ang kaso at kinakailangan ng kahit private attorney yan, kahit magbayad yan, pag talagang gugustuhin, yari kayo. Kayong mga nambabalahura kayo sa kalinga. Ako'y magkakalkal muna ng video at yung ibang video ay hahanapin ko kung saan ko naipasa. Nang ito ay maisend, maibigay ko kay Kuya Bal lahat ng mga video na maaaring makatulong. Mga screenshot, maaaring makatulong sa pagsasampa ng kaso. So yun na guys, at kita-kita ko tayo sa aking next video. Ingat kayo palagi sa mga yung sulok ng mundo naroon. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Guys, abangan nyo ko sa aking next video ha. Bye-bye po, bye!